Alright, so nasa habaan tayo ngayon ng C3 at nasa harapan natin yung connector road ng NLEX tsaka SLEX. So ngayon ay papasadahan natin to mula dito sa may bandang C3 hanggang dun sa may Blooming Tree Station. Alright, tara, samahan niyo ako kasi i-update natin to makita nyo yung pagbabago. Alright, so ngayon dito tayo sa ilalim. Yan, kitang-kita naman dito na maliwalas yung paligid. Yung sa kabilang lane niya, yung bandang kanang lane ay connected na dun sa may Harbor Link. Dito sa may bandang C3. Ngayon yung kaliwa naman na lane niya ay yung exit ay hindi pa connected dahil inuuna nila yung entry papuntang Harbor Link. Alright, so puntahan naman natin ngayon yung sa may bandang Hermosa Street. Alright, so nasa Hermosa Street na tayo dito sa may Tondo. At puntahan natin yung mga ginagawa dito, yung update ng ginagawa nilang connector road. So yan, ito na yung PNR na release ng tren. Ito yung update after mahigit 2 weeks na update natin. Ito yung mga pagbabago dito. Yan. So ganito na yung update dito sa mahigit na 2 weeks dito sa area ng Hermosa Street. So yan, may mga steel bar na nakadikit dito sa may nakapatong na concrete girder. At pinapatungan na rin to ng concrete deckings dito sa may malapit sa Hermosa Street. So ngayon ay punta tayo dito sa may kanan natin. Ito yung papuntang C3. Yan yung kanan natin. Yan, so far ay meron na ginagawa dito. Meron na rin ginagawa doon na pinaka columns niya. At hinahanda na yung pier heads niya para patungan ng concrete girder papunta dito. Tapos yan, pagka natapos to, papatungan na lang to para makadikit dito sa may kabila ng Hermosa Street. So shout out daw sa mga UTRC Tondo chapter. Okay, sige ma'am, thank you. Shout out daw sa mga riders dito sa may Tondo. Marami-marami din ano dito mga riders dito sa may Tondo. Alright, ngayon puntahan natin yung sa may bandang Solis naman, Solis Station. Pakanan tayo. Dito na tayo sa may bandang Solis Street. At ito na yung Solis Station ng PNR. So far, ganito na yung ano dito, sitwasyon dito sa may Solis Street. So yun, nasa ano tayo ngayon, na Solis Street. At dito tayo, puntahan natin yung may bandang Blooming Tree naman. Dito lang tayo, baybayin natin to. Ito kompleto na to, may concrete girder na rin to. At may mga concrete deckings na dun sa taas nya. Wow. Yun, diretso lang tayo dito. Diretso lang tayo. Ditong banda ay kumpleto na yung concrete deckings niya. At sa may portion na to, dito sa may dulo ng may mga concrete girder ay may tinatayo dito na columns. Tingnan natin. Columns ba to? Oo, columns to. Columns dito. Yan, kasama dito. Parang gitnaan nila yung columns na yan. Yan, may parte dito ay may mga columns na rin at may mga pier heads na sa taas nya. Yan, Abad Santo Street to. Yun yung bandang ano,
Lumintit Station, doon sa may banda doon. Yan, dito may columns dito. Wow. Yan, ubuhusan na lang to ang columns dito. Yan pala yung paggawa dito. Ilalagay nila yung makal na yan, tapos sa kanila bubuhusan. Ayos. So, punta naman natin yung may parteng Blooming Treat dito. Yun, dito tayo sa may bandang malapit sa Blooming Treat Station ng LRT. Yan, ah, ganito na yung tsura dito. May mga concrete girder na sa taas. Dito sa area na to ay, kaya medyo mataas siya, ay dadaan dun sa may tuktok ng LRT station ng Blooming Treat, itong connector road na to. Kaya medyo mataas dito. Yan, kitang-kita naman dito na sobrang taas itong ginagawa nilang connector road dito sa area ng may bandang Blooming Treat. Yan o, dun na sa may ibabaw ng mismong station yung mga concrete girder na nilalagay nila. Wow, grabe. Yan o, ang taas ng mga columns niya dito. Yan, ito na yung Blooming Treat Station ng LRT. Tapos yung banda doon ay Blooming Treat Station ng PNR. Doon. Sa police, pati military, pati mga barangay, napagkaginulo at nakaroon ng okasyon sa laban at buhay ninyo ay sa alanganin. Shoot them dead. Isang mabuti at matipuno at matapang na pangulo at handa na makipagbuno para sa kanyang grupo, yung handa niyang saluhin problema ng buong bansa. Sa dami ng naiwan na problema'y hinarap niya, hindi niya tinanggihan kahit anong bigat pa yan. Kahit mahirap ay patuloy niya tayong pinapasan. Hindi ininda ang bigat kahit mapagod at puyat, lahat sasaluhin upang maging maayos ang lahat. Yung pinuno kayang magbuwis kahit anong mangyari, sa dami ng nagawa, yun din dami niyong sinabi. Di lang puro salita at di lang siya puro banta, handa niyang aksyonan sa abot ng kanyang magagawa. Nakakalungkot lang bakit ang dami pang bumabatikos, di daw na-aksyon si tatay at hindi daw kumikilos. Kung alam niyo lang siguro pakiramdam niya ngayon, lahat kanyang hinarap maging maayos lang kayo. Salamat po tatay Digong sa lakas ng loob ninyo, salamat dahil may isang pangulo na katulad niyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Wala siyang labang inurungan kahit na ano pa yan, tubong dabaw ang paninindigan niya ay malaman. Masakit magsalita, iba ang tabas ng bibig, pero dahil doon maraming mga taong bumilib. Di mo makakaila na di mo rin siya hinangaan, sa dami niyang nagawa at magandang nabalitaan. Kahit dami ang hadlang at ayaw sa kanyang ugali, di siya ang dapat sisihin kung ano ang nangyari. Di niyo dapat sumbatan, wala kayong karapatan, dahil di madali ang lahat kanyang pangatawanan. Hindi tayo makakabangon kung siya lang lahat kikilos. Tayo ay magtulungan, imbis na siya ay ipatiko. Sa nangyayari ngayon, ramdam niya kung ano ang hirap. Hirap na dinadanas ng bawat isang pamilya, na parang lahat tayo sa bansa'y nakakulong, at pinipilit maayos lahat yun ni Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo, salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ang bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Sana naisip nyo man lang ngayon na sa kanyang edad, problema ng bansa at sa trabaho lagi siyang babal. Di niya lahat sinukuan yon kahit siya'y masagad, at pinipilit niyan lahat ng sinabi niya'y matupad. Gusto niya na rin na matapos to kung anong nangyayari, dahil alam niya na ang nahihirapan ay marami. Bilang kayo pati siya ay gusto na rin sumuko, pero di maaari dahil meron siyang pangako. Pangako siya yung tatay na magtatanggol sa ating lahat, tatanggapin kahit masaktan mo pa siya at maiyak. Di iindahin mga sakit ng salita niyo, dahil yung tapang niya walang makakapagpapalit.
magpabago. Siya yung presidenteng di dapat patalsikin, di dapat sinasaktan ng salitang matatalim. Yung Duterteng nakilala nyo noon hanggang ngayon, di nagbago yun, siya pa rin yung Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo, di mabubura ang katapangang pinakita mo. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming pangulo, mabuhay po kayo, di mabubura ang katapangang pinakita mo. Sa pulis pati military pati mga barangay, napagkaginulo at nakaroon ng operasyon sa laban at buhay ninyo ay dahil sa alanganin. Shoot them dead. Isang mabuti at matipunot matapang na pangulo, at handa na makipagbuno para sa kanyang grupo. Yung handa niyang saluhin problema ng buong bansa. Sa dami ng naiwan na problema'y hinarap niya. Hindi niya tinanggihan kahit anong bigat pa yan. Kahit mahirap ay patuloy niya tayong pinapasan. Hindi ininda ang bigat kahit mapagod at puyat. Lahat sasaluhin upang maging maayos ang lahat. Yung pinuno kayang magbuwis kahit anong mangyari. Sa dami ng nagawa, yung din dami niyong sinabi. Di lang puro salita at di lang siya puro banta. Handa niyang aksyonan sa abot ng kanyang magagawa. Nakakalungkot lang bakit ang dami pang bumabatikos. Di daw na-aksyon si tatay at hindi daw kumikilos. Kung alam niyo lang siguro pakiramdam niya ngayon, lahat kanyang hinarap maging maayos lang ngayon.